Ayan, so good morning guys. This is your daddy mechanic and you are tuned into my channel. So ngayon, papakita natin kung paano ako magbaklas ng panggilid. Paano rin natin siya ibabalik. So tuned in lang at balikan ko kayo. Prepare ko lang yung mga tools. So para matanggal natin yung crank cover, yung crankcase, kailangan natin ng 8mm tool. Basta titignan nyo lang yung palibot na itong black na cover para makita nyo yung mga tornilyo, lalo na dito sa mga loob niya. So dapat aware din kayo sa haba ng mga bolts. Tatandaan nyo lang, kagaya nitong dalawa, iba ang sukat niya din sa apat. Itong apat na tinanggal ko na galing sa crankcase mismo, magkakaparehas lang sila ng haba. Itong dalawa ay magkaiba. Para matandaan nyo at hindi kayo malito, tandaan nyo lang kung saan nyo siya tinanggal. Ibalik nyo siya doon sa pinagtanggalan yung plastic attachment ng crankcase cover. Para hindi kayo malito pagka ibabalik nyo na. So para dito sa mga bolt dito, itong cover na to, kailangan natin ng 10mm socket. So kagaya ng sinabi ko kanina, eto meron uli siyang tatlong magkakaparehas na tornilyo at isang mahaba. So para hindi uli kayo malito, kagaya ng sinabi ko, to continue, kagaya ng sinasabi ko kanina, pagtanggal natin ito, kung saan natin tinanggal yung mahabang tornilyo, ibalik lang natin dun pati yung tatlong tornilyo para mamaya pagka mag-a-assemble na uli tayo pabalik, hindi tayo malito. Okay? Yung tinanggal natin, itong cover na to, kagaya ng sinasabi ko, kailangan tignan nyo lahat ng bolt na nakakonekta dito sa black crankcase na to. So ayun, meron pa siyang isa rin sa dulo, kung makikita nyo. Ayun, meron pang isa nakatago. So itong isa na to, kasing haba lang rin naman siya nung mga nauna, so pwede mo na siyang isama dun. Magkakasing haba lang sila. So meron pa tayong dalawa na natitira sa ilalim. Yung isa natatakpan nito na nakalagay dito sa ilalim. Excuse me. Itong isa, hindi mo siya mapapansin kasi kala mo ito na yung mga tornilyo na medyo natatakpan din siya nito, yung nakalagay dito. Try natin kung yun. Kita nyo? Ganun lang siya kasimpleng bunutin. Yun. So, ayan. Para matanggal natin itong drive face, kailangan natin ng 17mm socket. At syempre, kung mapapansin nyo, sumusunod siya. So, kailangan natin ng
Y tool. So guys, this is the proper tool to use. So meron siyang dalawang butas dito. Doon mo lang siya ikakawit itong dalawang bakal na nakausli dito sa Y tool. So pagka na-fix mo na siya diyan, ikakalang mo lang siya rito sa bell. Parang magiging stopper siya. Para kapag kapingit mo siya to, paluwag, hindi na siya susunod. Diba, napakadali lang. So, ayan. Madumi na din. Para hindi kayo malito, etong tinanggal nyo, may nut, may washer siya, at meron yung guide, yung nasa spline, kung tawagin. Yan. So, yung washer niya, dito sa loob nung guide, actually, sa kick to nakakalso eh. Kaya, kapag kakinik mo, sumusunod yung ano, sa signal. Tapos, ito, yung lock niya, lock nut. So, ilagay nyo lang siya rito pagka tinabi nyo para hindi nyo makalimutan kung ano yung sequence ng paglalagay ng mga parts. Pakita ko sa inyo. So, ayan, dito naman. Meron tayong washer. Yung guide sa gitna ng pulley. Pagsamasamahin nyo lang yung mga tinanggal nyo para hindi kayo malito. So, ito naman yung back plate. So, andumi na rin, no? Sa pagkalas nito ay 24 mm socket. So, ayun, medyo kapo siya rito kanina ko, mga kabios. Kumuha lang ako ng pang-extension ko. Pang-tanggal ko lang ito ng spark plug eh. Duduktong ko lang ito rito para kumalso lang siya. So, ayun, alam mo naman, para-paraan lang tayo dito. So, ito lang naman siya. Isang nut. Lagay mo lang dito sa ibabaw bago mo itabi para hindi mo makalimutan. Tapos itong natitira natin, bunot na lang siya. Ito na yung ating torque drive at clutch lining assembly. Ayun, so ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako magbalik ng mga moving parts sa loob ng crank. So, ito, syempre, yung mga bola, babalik na natin dito. Kung mapapansin nyo, yung mga side ng bola, merong may malapad, merong may makitid. Yung malapad na side, yun ang nilalagay natin. Since ang ikot kasi nito is pa ganyan, counterclockwise. So, pag ganun siya, kung iisipin, yung makapal na side, yun yung sumasangga. So, para pag umikot siyang pag ganun, yung dumidiin, yung may makapal na side. Kailangan yung makapal na side yung nandun sa may puwersa ng pag-ikot. Tapos, yung sa back plate, balik lang natin tong mga plastic guide. Ganun lang kasimple. Yung washer, syempre, kung saan natin tinanggal kanina, doon natin ibabalik. So, unahin natin itong pulley.
Alagay na natin dito. Yan. Tapos, etong inassemble natin kanina, which is the torque drive and the clutch lining assembly na niliha natin para kumapit ulit. Ginawa natin ng remedyo since wala pa tayong mabibilang yan. Dito siya. Tapos yung belt na chinek na natin. Chinek na natin kanina. Okay pa naman siya. Good pa naman siya. Ang tatandaan nyo lang, pag magbabalik kayo ng belt, is yung arrow. Nakikita nyo yung arrow na yan. Siyempre, yung arrow dapat nakaturo dun sa direction nung takbo or nung ikot ng motor. So, kung ganyan ang takbo ng motor, kung pa ganyan ang takbo niya, dapat yung arrow dun nakaturo sa direction nung takbo ng motor. Ayun, para hindi maipit gano'y yung belt sa unahan, inulubog lang natin ito dito ng konti sa harap, sa may torque drive, para lumubog siya ng konti. Pagka nilagay natin itong drive base, hindi niya maiipit itong belt sa unahan. So, nagpe-play siya ng maayos. Yung spline, syempre, dapat yan, sukat dun sa spline, dun sa motor. Dapat snug fit siya. Hindi dapat siya nag-loose or masyadong malaki yung alog. Tapos, itong bell na niliha rin natin para nga kumapit uli yung lining kahit na medyo pudpud na. Dito naman siya. May spline din yan. Dapat snug fit din yung spline niya at hindi masyadong malaki yung alog. Tapos, lalagyan na lang natin itong mga bolt niya. Or nut, sorry. Nut dyan. Tapos, kagaya ng paulit-ulit yung tinuturo para hindi nyo makalimutan, kung paano nyo kinalas, pagka binalik nyo, ganun din. Ganun din yung arrangement niya. So, kapag kinalas nyo to, bago nyo itabi, kailangan magkakasama siya pag tinabi nyo. Para pagka ano, nagkakabit na kayo, alam nyo kung paano yung arrangement or hindi kayo masobrahan or mawalan ng tornilyo or magkamali ng kabit. So, gagamitan uli natin ng Y tool para maipitan natin ng tama. Paano natin kinalas? Ikalang uli natin dun para may pangontra. At gagamitan uli natin siya ng 17mm socket. Hindi na niyan kailangan ng sobrang higpit. Yung tamang higpit lang. Kasi mahirap pagka na-lostre doon kayo nito. Malaking gastusan at masyadong matrabaho dahil pag pinalitan niyo yung spline nito, bukas ang makina niyan. Ibababa at bibiyakin ng makina para lang makuha yung spline at mapalitan ng bago. Siyempre, gagamitin uli natin dyan paghigpit 24mm socket. So, hindi rin natin kailangan ng sobrang higpit dito. Yung tamang higpit lang. Yan. So, meron yung mga dull pin. Ayan. Makikita nyo. Meron yung mga dull pin. Oo, dull pin tawag yata nila dyan. Para yung guide, para hindi kayo malito kung paano isalpak yung crankcase. Guide siya. Para pagka kinakabit nyo na, sinasalpak nyo na, eh, alam nyo yung tama ang pagkakakabit. So, yun lang, kapay nyo lang yung dull pin. Pagka nakita nyo yung nakashoot na siya ron, pwede nyo sang itulak.
Ayun. Ito niya. Snug fit siya. Pagka nakasuwak siya dun sa dolphin. Hindi nyo siya may aalog kasi nga meron siyang mga guide dito tsaka dito sa kabila. Sa kabilang dulo niya. So, yung mga tornilyo, since nilagay nyo siya, kung saan nyo siya binaklas kanina, hindi na kayo malilito, no? Doon nyo lang siya ilalagay uli. Tsaka ginagawa ko, pagka nagkakabit ako ng tornilyo, kung mapapansin nyo, parang basa yung mga dulo ng tornilyo, nilalagyan natin siya ng grasa. Grasa para hindi siya mag-umido sa loob. Hindi siya mahirap baklasin. Hindi siya mahirap tanggalin. Or hindi ka mapuputulan kasi maninikit yung mga thread niyan sa loob ng tornilyuhan. Kapag ka tuyon-tuyo siya tapos matagal mo siyang hindi nabuksan, syempre. Kaya best way para sa akin ha, best way, lagyan siya ng grasa dun sa may pinaka-thread lang naman. Lagyan mo siya ng grasa para hindi siya mag-uumido kahit na tumagal na hindi mo siya mabuksan. Halimbawa, sobrang naging busy ka, wala kang time, or ayaw mo rin pakalikot sa ibang mekaniko dahil natatakot ka, hindi ka mangangamba na may hirapan ka magbaklas dahil nag-umido na yung mga thread ng tornilyo mo. So, yun lang. Lagyan mo ng grasa para safe. Sama rin sa maintenance ko yan eh. Yung mga thread ng tornilyo, nilalagyan ko talaga ng grasa. So, yan. Mga 8mm bolt nilalagay na natin. Mga tinanggal natin kanina. Basta tandaan nyo lang kung saan nyo yung mga pinagtatanggal. Tinuro ko na naman sa inyo kanina yan, ang pagbabaklas. Ganun lang rin pagkakabit. Tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal yung bolt o yung tornilyo. At kung anong size ng tornilyo na nakakabit para dun sa tornilyohan na yan. So ito, kakabit na natin sa ilalim. Nakita nyo, nandun pa rin yung tornilyo niya. Pero paano pagka dumating yung point na kailangan mo siyang baklasin? Kailangan mo siyang gawin nang ikaw mag-isa dahil no choice ka. Dahil walang mekaniko na available sa panahon ngayon or sa panahon na yun na kailangan mong magbaklas. No choice ka rin kundi mag-antay ng available na mekaniko. Mag-aantay ka pa. Wala kang alam eh. Hindi ka gaya ng ganito. Alam mo kung paano. Anytime, anywhere. Basta't meron kang proper tool, magagawa mo. Balik na natin to. Yan. Tapos ito. Nilinis natin kanina ng vacuum. Balik na natin dito. Siya yung nag-filter ng alikabok para wag pumasok dun sa loob. Kaya importante to na malinis at mailagay uli kung saan siya nakapwesto. Kasi pagka hindi mo nalagay yan, lahat ng alikabok nahihigupin dito, papasok siya diretso doon. Hindi siya mapipilter kahit na may mga malalaking alikabok. Lagi nyo lang tatandaan, pagka magkakabit kayo nito na, pagka yung mga kinalas nyo, ikakabit nyo na, hindi dapat kayo masosobrahan ng tornilyo. Kasi importante yan. Bawat tornilyo ay may pakinabang sa motor. So, gagamitan uli natin siya ng 10mm socket. Yan. Hindi rin kailangan niya na sobrang sikip kasi ang purpose lang ng mga tornilyo niyan ay i-hold itong plastic cover na to dito. So,
Pagka sinikipan mo siya ng sobra, may tendency na mabasag yung plastic. So, ayos lang. Tamang higpit lang. Saktong higpit lang. Thank you.